Hey guys, welcome back to our channel. Dito naman tayo sa ating gawaan, Balls TV. Today is day off. Yan, day off tayo ngayon. Pero dahil nga, syempre, yung hindi maiwasang pagkakataon, yung mga gustong magpagawa sa atin, lalo-lalo na pag relatives natin, hindi natin matatanggihan yan. So, yun guys, today's vlog, i-share ko na rin sa inyo itong paggawa ng kung paano mag-replace ng side mirror. Yan. Side mirror glass. So, actually, hindi replacement yung ginawa namin eh. Pag maglalagay kami ng konting paporma, ito yung parang ilaw to na parang pagka nag-signal left or right ka, ito yung makikita mo dun sa mirror, dun sa side mirror mo, na nagbiblink siya na kung saan ka liliko. So, ito yung idadagdag natin. So, kaya hindi inaasahang pagkakataon magbablog tayo dahil naisip ko this is a good content at maraming gustong matutong gumawa nito. As in, first time ko lang din, kaya isishare ko na rin sa inyo kung paano gumawa. Actually, meron ako isang nagawa. Ayan. Meron ako isang nagawa kanina lang. Pero meron akong mali dito. So, ayan. Kung mapapansin nyo, yung harap, yan, mirror yan. So, pero pag tinignan nyo yung mukha, nakikita nyo yung sa likod. So, dapat hindi ganyan. Kaya, mali to. So, gumawa tayo ng isa pa at ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. So, eto guys, nagtabas ulit tayo. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong layout dyan ng size ng mirror. At, kailangan ay matanggal natin tong kulay gray na naka-coat sa likod niya. So, ayan, nag-testing na tayo at ayan, yung matanggal na natin. So, very patience yung pagtatanggal guys, kasi pagka napasobra ka ng kuskos, ganito yung mangyayari. Ganyan yung mangyayari, kaya dapat hindi mo kukuskusin ng maigi. So, panoorin nyo guys kung paano natin gagawin at napakagandang idea and tips nito dun, lalo-lalo dun sa mga gustong magmotor na maglagay ng konting forma sa nila, sa side mirror nila. So, kaya guys, panoorin nyo until the end. So, ayan guys, ang kailangan natin dito is thinner, yung mga pwedeng makapag-remove sa mga pintura. So, gumamit tayo dito ng acrylic thinner, high gloss, para makapag-remove tayo ng kulay. So, ayan guys, yung ating na-remove na. So, hanggang dito, i-remove natin yan. So, panoorin nyo lang kung paano natin to gagawin. Kailangan guys, hindi siya madiin. Kailangan hindi madiin yung pagkuskus natin para hindi masira yung pinaka-coat nung salamin na silver. Kailangan lang natin tanggalin is yung kulay gray niya. So, ito na guys, at natanggal na natin yung ating coated dun sa, yung gray coated ng glass natin dun sa likod. Pakita ko lang sa inyo. So, ayan. So, meron lang siya mga konting natira pa, pero mamaya malalaman natin na kung alin dyan yung dapat tanggalin, kasi puputulin pa naman natin to eh. So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura niya. Ito yung pinaka mirror niya talaga. So, ayan, hindi niya na nakikita yung mukha ko. Kasi nakuskus natin siya ng yung gray lang talaga yung matatanggal. So, ngayon naman ay puputulin na natin siya. Ikakat naman natin. So, kakatingin na natin guys at ito yung dating mirror niya na nakalagay doon. Tinipan natin para makuna natin siya ng pattern. So,
Guguhit muna tayo dito. So ito na mga idol at natapos na natin. Ngayon naman ay i-grind natin siya para papit siya dito sa paglalagyan natin ng mirror. So i-grind muna natin. So yun nga mga idol at nakailang retake tayo dahil salamin yan, so nababasag talaga. So pero na-final na natin at ito na. Dinikita na natin ang silicone yung ano, yung ilaw. So yan. So from mirror side, hindi nyo makikita yung nasa likod. Unlike doon sa unang ginawa natin na kitang-kita siya kasi nasobrahan natin ng ano, kuskus. So doon tayo sa ano, sa baterya at i-try natin pailawin tong ginawa natin. So yun guys, i-try natin pailawin tong ginawa natin. So ito kasi yung paglalagyan niyan. So meron pa tayong gagawin dito na ilalagay naman natin to sa likod kasi itong dati niyang ginamit na dating pinaglalagyan yan, eh parang i-replace lang natin, gagawin natin siyang katulad nun. Pero itatry muna natin itong ginawa natin gamit itong baterya na 12 volts. So tingnan nyo guys yung ilaw niya. And yun guys, ganun yung movement niya. So kailangan ng relay yan para gumana. Pero pag nakakabit na yan sa ano, sa motor, ayan, magagamit na yan. Magre-relay na siya. So, yung kabila, yun din yan. Kailangan may relay siya guys para gagana siya ng ganyan. So, yun guys, at yan, ganyan lang yung pagkakalagay natin guys. After natin matanggal yung balot ng salamin, ididikit natin siya ng silicone, yan, para maging ganyan. So hindi siya kita sa kabila. So ganun yung ginawa natin guys. So ngayon naman, ang gagawin naman natin, ngayon ay titira natin kung mailalagay natin to. Itong ilaw niya. So, itong ilaw niya na to, meron din to, na parang signal din niya na to. Tingnan natin kung ano yung tsura na itong ilaw na to. So, yun guys, parang ano rin to. Signal light din. Pero kailangan siya ng relay. Ayan. On and off siya. Meron siyang dating nakalagay doon sa salamin. Kaya lang ito, mas maliit to. Compare doon. Tsaka, nagbiblink lang siya ng ganyan. Unlike doon sa isa, na nag-move siya ng pagano. So, ituloy na natin guys kung paano natin kakabit to. So ayan guys, at tinanggal natin yung cover. Pinaghiwalay ko siya. Para ito yung gagamitin nating pattern para
mailagay natin sa dito. Ano ba yung left and right na ito? Kailangan kasi hindi tayo magkamali kasi isang beses lang. Ito yung right. Ito yung left. So, ito isa. Nakalagay sa right. Ito guys na to, hindi ko talaga to ginagawa. So, naisip ko lang na i-DIY natin to. Na-request lang din nung ano, nung bayaw ko kaya gagawin natin to. Pero ito try lang natin kung magiging maganda siya. So, dito naman, ito, ibubutas natin siya dito para maging katulad nito. Ayan, butas siya dyan. Ito talaga original to. So dahil nga nasira na tong casing niya na to, kinuha niya yung stock niya at pabubutasan lang niya. So i-try natin butasan tong isa. Natuyo na yung ating mga dinikit. So yan, pakita ko lang sa inyo guys. Hindi naman siya ganun ka-perfecto pero kaayusan naman yan. May dinikit na lang natin siya ng silicone sa loob. Then ngayon naman, ilalagay na natin yung mga bumbilya. Ito. Itong mga bumbilya na to. So panoorin nyo guys kung paano natin lalagay. Ayan guys, at naiyano na natin yung ano natin, yung mga ilaw. So ayan, may ilaw na at nailagay na natin sa loob. Ngayon naman ay kung paano natin ipipit yung salamin natin dun sa side mirror frame. So ipipit na natin to.
ang gagawin lang natin is magpapakulo tayo ng may tubig. Then, para lumambot yung frame. Para hindi tayo marapan maglagay ng glass. So, magpakulo muna tayo ng tubig. So, ayan, at nakapakulo tayo ng tubig. Sige, lagay na natin dito sa ating lagayan. Sige, ayan. Lagay mo na? Okay, lagay mo na lahat. So guys, at ngayon naman ay ibababad natin tong frame natin. So tingnan niyo mabuti at ibababad natin to. So ang purpose nito guys, kaya binababad para lumambot. So hindi tayo mahirapang maglagay ng salamin. Buhay na dyan. So mga ilang minuto lang siguro, siguro okay na to para mailagay natin yung ating salamin. So itatry natin guys kung malalagay na. Salamin, hindi nakikita. So, yun na guys, nailagay na natin. So, yun na guys, at naipit na natin yung ano, against the light kasi. So, yun, naipit na natin yung ating mirror. At, i-ano muna natin isa. Tapusin muna natin tong isang side para, ano na, matapos na natin. So, yun. Tapusin natin isa bago natin testing dun sa motor. So yun guys, ready na. So ibababad ulit natin dito sa ating mainit na tubig para lumambot ng bahagya yung ating frame. So ayan, testing natin ulit. Ayun guys, pumasok na ang ating salamin frame. Okay na guys, natapos na natin. So ayun na nga mga idol, at naigabit na natin. Ngayon naman ay titesting na natin siya. So ayan. So sabi inside yung comment na, sir, paano yung nagsasalita naman? At ito naman sa right turn. Ayan, nagigitan mo, nagbiblink na rin siya. So, pati dito sa yung pinakinabit natin, na DIY lang din. Ayan. Pag-ano siya. Porking good. So, ayan ang ating. So, ayan guys. At nakita nyo yung ating ginawang
replacement ng mirror at paglalagay din ng ilaw na nagbi-blink-blink pagka nag-turn left and right ka. So, yun, sana may nakuha idea doon sa ating ginawang vlog for today at hanggang sa susunod. At syempre, kung bago ko pa lang dito sa ating channel, paki-click subscribe mo na yung ating subscribe button. At syempre, kung hindi mo pa nakiklik yung notification bell, paki-click mo na yung notification bell natin para lagi nga updated sa mga susunod na video na i-upload natin. So, guys, hanggang dito na lang at hanggang sa muli, until next vlog. So, ayan. Misin lang natin ng konti. Ay! Okay na. Okay na guys, natapos na natin. Ay!